Good day mga Team Meticuloso. For today's episode, watermark removal ulit tayo using these two products, which is my product syempre, Love Your Own. Yeah! Water spot remover and graphene spray. So si graphene spray ang magiging protection niya. So ito yung subject natin, papakita ko dyan yung ginawa natin kahapon na in-upload natin sa FB. So to start, time check ulit, 7 a.m. Tapos ano mga gagamitin natin? Itong dalawa, tapos dalawang microfiber towel. Isang wet microfiber and dry microfiber. Syempre gagamit din tayo ng gloves for safety. So parang tutorial lang to, no? Papakita ko sa inyo paano natin ginagawa. So bago natin pakita, check ulit natin yung watermark. So ito yung pinaka watermark. Basahin natin. Yan, wet towel yan. Para makita natin mismo yung watermark na tatanggalin natin. Yung isa kahapon, okay na yan eh. So ito naman, para masil na natin siya ng graphene spray, para may protection. So game, umpisa natin. So magiging unang step natin syempre is dapat mahugasan nyo muna yung sakyan. Para kung may lupa-lupa man, matanggal natin siya kasi pwede siyang mag-cause ng gas-gas eh. So dito, pwede natin siya erecta o by towel. Sa case na to, dahil makapal yung watermark, erecta natin ng spray. Then, rub lang natin ng light. Hindi natin kailangan magmadali. Inuulit ko, light pressure lang. Hayaan lang natin mag-work yung chemical. Mararamdaman nyo yan habang natatanggal. Dahil dumudulas na siya. Sa una kasi, ito ngayon, magaspang pa eh. Tapos, hindi naman siya makasaya kasi by spray siya. Hindi naman siya yung katulad ng ginagawa natin dati sa pristine. Huwag nyo lang siya hayaan matuyo. Same pa din sa dati. So, para man-neutralize siya, kung gusto nyo makita nyo mismo kung natanggal ba siya o hindi, gamitan nyo na wet towel. Dito kasi makikita natin yung watermark mismo. Mild formula lang to, so hindi siya ganun katapang. So, sa case na to, meron pa. Lagay lang ulit tayo. Tapos, wrap. Madulas na siya lahat o ramdam nyo na yung dulas kumpara sa hagod nyo kanina na parang magaspang pa. So, ibig sabihin na eliminate na yan. Para malaman naman natin kung okay yung pagkakahagod natin. Bantuan natin ng tubig o pigaan natin ng tubig using this wet microfiber towel. Para makita nyo yung bagsak ng tubig. Kami sumasabit yung parang gumanon. So ibig sabihin, hindi pantay yung pagkakahagod nyo. It's either na diniinan nyo o nang gigil kayo, mga ganun. Sa case naman na to, okay siya, no? Tuloy-tuloy yung flow ng tubig. Sandali lang siya gawin. Tapos, para sigurado, kailangan banlawan natin to using car shampoo para mawala totally yung residue niya bago tayo mag-apply ng protection. Okay na, no? Yung pabila, ayos na yan eh, yung kahapon sa napakita kong video. So ngayon, sasabunin naman natin siya. End game, sabunan na natin. Ang importante dito, mawala yung pinaka-residue ng acid. So mga case ng chemical burn is galing dito. Yung mga hindi natanggal ng gusto yung acid. Minsan naman, nag-a-apply tayo ng mainit. So, yun yung nagiging cause. Pero safe naman gumamit ito basta tama yung process. So, bunan na din natin yung kabila. So,
gawin lang, then banlawan natin, then maglalagay na tayo ng graphene spray. So ngayon natuyo na siya, check naman natin kung may watermark pa. Banlawan na natin yan. So ito yung ngayon, expose ko dyan yung kanina. So ngayon, tingnan nyo muna yung ngayon. Habang pinupunasan natin ng wet towel, wala na yung watermark niya. So ayan, post ko yung kanina. Wala na. So ngayon, lalagyan na natin siya ng graphene spray. Para for protection, para hindi kagad mag-build up yung watermark niya. Ngayon, lalagyan na natin ang graphene spray. So, for all surface to, no, best in paint. So, pwede din siya sa glass as alternative sa mga glass repellent dahil sa hydrophobic. So, check natin. So, paano gamitin? Shake well muna, syempre. So, itong isa gagamitin natin yung bukas na. So, pagka-shake natin, spray lang. Tapos, kalat natin. So, pinakamagandang gawin to, no, pagkatapos natin mag-watermark removal. Para hindi masayang yung linis natin. Hindi kagad siya mag-build up yung mga watermark. Kumbaga may protection siya. Tapos kung itong side yung ginamit natin pang spread, yung opposite side, yun naman yung pang bubap natin. So, after 30 seconds, pwede nang ibap yan. So, okay na, bop na natin. Ganun lang kadali. So, yan, bop na natin. Yan yung final result niya. Sobrang finish na. Smooth na yan. Tapos, for video purposes, check natin yung water sheeting. So, tubigan natin para makita nyo yung flow ng tubig. So, curing time ito is at least 4 hours. Pero dahil para sa video lang, check natin para mabilis. So, ayan, game. Check naman natin yung reaction niya pagka nabasa siya ng tubig. Dumudulas lang talaga siya. Then, subukan natin dito. Mas mabilis din siya tuyuin. So, isipin niyo kung malakas yung ulan, ganyan lang yung flow ng tubig, mas madaling makakita o mas safe siya. Ganyan ang behavior niya sa glass, ito, itong graphene spray. So, balikan natin yung ginawa natin nung nakalaan, yung sa kotse. Ayan, yung pula. After 2 days, lakadin natin. Pinaglalaro ko lang yung mga sakyan dito eh. So, after 2 days, bilad sa araw, sa ulan, check natin yung reaction niya. Itong part yun, yung panel na yun, kung napanood niyo sa Facebook. Same result pa din, no? 2 days to nakabilid lang. So, yung durability niya mas okay lalo na pag nag-watermark removal kayo. Kasi yung ban niya naging intact talaga eh. So, ayun lang. Sana nakatulong ako sa video to. At maraming salamat mga Team Meticuloso. Anyway, kung kailangan niyo pala ng product na to, lalagay ko yung link sa Shopee. Itong Water Spot Remover and Graphene Spray by Elfie. Ayun lang ulit. Maraming salamat mga Team Meticuloso.